Why are you using cream mushrooms when you know I'm the animal? You know why it's called everlasting? Because it's just like our love, everlasting. Where's your toy toy? Pero, ikaw palande ulang na. Ikaw palande ulang na. Ikaw palande ulang na. Look for it! Kasi sobrang matamis. Alam mo na what kind of dessert? Cherry.
Dilito na? Watch! Hey! Wait, one second. Did everyone notice mom's... You like it? Honey, she changes her look and still looks... You better make sure it's not Asi. I say, my Asi. My Asi. My Asi. My Asi. My Asi. Give it to me. Good girl. What is that? What is that? What did you eat? What did you eat? I'm going to go to the police. Stop. Ano po ba ang naging problema dito sa araw-araw?
Dahil doctor, eh, talaga itong kumpanya na to na nag-ooperate na walang permit sa amin sa barangay. Marami na rin talagang regulation. Una ngayon, may mga permit ng mga tao dyan. Sa paligid, itong buong mga kahabaan ng DDL. Give it to me! Ano po ba tayo pasasa na ngayon? Hindi, actually, based sa report, din sa ating government, may mga regulation dito sa mga permit. Una, wala pa mga niya, building, ang business sa barangay, wala rin permit yan. Kapag tayo sila ng istruktura ganyan, then nakatanya niya, ganyan ang ginagawa nila, oh, yung mamirwisyo sa mga tao dito para lahat na nagreklamo sa kanila ay sa kanila, handa. Napagalaman ko na yun sa bandang likod nito, dati nang na, yun na binagsakan ang train, yun na dalawang bahay doon. So, pwede yung matatandaan, yun ang nag-conduct ng illegal demolition nung nakaraang buwan. Tinantahan din ang ating mahal na mayor para alamin yung sitwasyon at napag-alaman nga na talagang wala silang mga tamang dokumento na magpapatunay na kailangan silang mag-demolish. No, naging akumang nila illegal. So, ngayon po, parang may plano na naman silang iharang doon naman sa daan ang kabahayan doon sa likod yung itong container ba na yun po yung plano ng company na ngayon na gawin. So, yun nga po kanilang plano na sinasabi nila na doon na padadaanin sa kanilang property. Sa atin naman, kung sila may tamang dokumento, bakit hindi natin sila papayagan? Kaya lang, makakapermisyo naman sa ating mga kabarangay, siguro na dapat kami na kailangan talaga silang ihinto. So, talagang wala silang mga kaupulan, wala silang maipakita ng mga dokumento? Wala, tangi pinapakita lang nila kasi sa akin, sa deed of absolute sale. So sa isang ejectment o isang demolition, dapat meron silang coordination sa PNP, barangay, city government, building official. So wala silang may pakita sa aming ganun, in court order, wala. Okay, maraming salamat. Okay. Thank you.